ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niya, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico. Ito po ang Mag-agree na tayo. Kasama po natin si Doc Sosie De Leon. Doc, kumusta na po? Ayos lang, Amy. Natutuwa ako at nandito na naman tayo para sa natin sa panibagong topic naman natin. No? So, napakaganda ng panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, uulan, aaraw. Oo nga, Doc. Ngayon, anihan na eh. Marami yan, nagsisimula na ngayon. Oo. Nagsisimula na ngayon at natatandaan ko eh, pag yung undas na, marami na rin nakaka-harvest yan at masaya na ang mga magsasaka dahil at least kikita na sila sa pinaghirapan nila. Opo. Doc, napapansin mo ba pagka undas, talagang umuulan? Oo, ang problema dyan, Amy, yung pagdating ng mga middle part of October tsaka November, kung kailan maganda na yung nagbubuntis o sumasapaw na yung palay. Palay, oo. And then yung grains, oh, yung parang golden na sila. Mm-mm. Dyan yung mga malalakas na bagyo. Dyan yung dumadapa yung mga palay natin. Dyan yung kukunti na harvest na inaasam-asam ng mga farmer natin na kikita sila. Tama ka dun, Doc. Pero still, palay pa rin tayo. Kaya maraming ngayong ginagawang gobyerno, paano mapapaiksi ang panahon na yung crops, instead of 120 days simula noong itinanim siya, ay mapaiksi para hindi umabot sa ganong panahon at ma-harvesting agad. O maka 2 or 3 cropping sila. Mm-mm. Alam mo ngayon, Doc, dito sa amin, no, sa Nueva Ecija, natuloy nga kaming rice granary of the Philippines. Talagang maraming bigas dito. Pag nakita mo, month of August to September yan, ang gaganda na tayo ng palay. Naku, kaso, pag patapos na yung September, bumabagyo yung mga ngiti ng mga magsasaka nung August at September. Nandun, pagdating ng October, naku, nawawala yung ngiti. Hirap na hirap sila. At pagkatapos din mag-harvest, Amy, marami rin problema yung post-harvest facilities. Although ginagawa ng gobyerno, unti-unti, para ika nga masaayos yung post-harvest facilities natin. Kasi napansin mo, pag-uwi ka ng probinsya, yung pinakapalay nahandoon sa highway lang di ba? Oo, nasa kalsada, nasa sagasaan, Doc. O, pag nasa sagasaan yan, Amy, broken rice na yan. Iba na ang rice na yan, oo. So yung quality at saka yung moisture content niyan, yun ang nagiging problema natin. Nagiging problema. Kaso naman, yung mga magsasaka natin, wala nga silang bilaran. Kaya wala silang choice. Yes. Makita mo yung mga basketball court, yung mga LGU, yung most of the time, kalye. Yung highway, di ba? Yun. So kanya-kanyang problema eh. Yung gagawin natin yun, palagi ko, naiiba naman. Hindi sa crops ito. It's more on, again, sa pagbababoy yung magiging topic natin yun. Amy, tama ba? Opo. Kung nakarang araw po pinag-usapan natin yung backyard raising ng hogs o pagbababoyan sa iyong bakuran, ngayon naman, pag-usapan naman natin itong mga gamot. At ito din, Doc, yung swine flu, hindi, tinama mo na ako kanina eh. African swine fever. Naku, pag naririnig ko yan, ako'y nalulungkot. Siguro, mamaya yung ating resource person, siya magpapaliwanag kung ano ba ito at ano ang nagawa na sa ibang bansa at anong dinulot na pinsala dito sa atin sa Pilipinas ng African swine fever, Amy.
Opo, ang balita po, 6 na probinsya ang minomonitor ngayon ng DAR. Ano-ano yun? Ano yun, Amy? Laguna, Albay, uh-huh. Quezon, Quirino, Cavite, uh-huh. at Batangas po. To. Yan yung, Amy, yan yung mga bago. Hmm. Alam mo ba na halos lahat ng northern part of the zone, magsimula Bulacan, Region 3. Region 3, Region 2, wala na. Umakalat pa eh. At almost 1 year na yan na yan ang problema natin. May kaibigan ako, sabi niya, yung karsada ng bahay ko at saka hanggang sa bahay mo, Amy, nadadaanan yun eh. Kung ako ay may farm, may sakit, makararating din siya hanggat merong karsada na magduduktong sa bahay mo o sa farm mo, eh posibleng magkaroon ng transmission. Siguro may papaliwanag mamaya yan sa atin. Mm-mm. Mas marami pa po tayong matututunan tungkol dyan. Mamaya, iisa-isahin po natin yan, no, Doc? Yes, yes. Pero Doc, tanong ko lang, no, sa hangin ba to? Hindi ako mapakali eh. Sa hangin ba to? Parang COVID ba to? May mga expert, Amy, na nagsasabi na pwedeng contaminated water. Mm-hmm. Pwedeng hindi gaanong, let's say, 3 meters. Hindi ko, siguro yung ating resource person na magpapaliwanag yan, may certain distance, pero hindi katulad ng ibang sakit na talagang kahit malayo ay maapektuhan ng ating mga baboy. Opo. Sa pag-aalaga po talaga ng baboy, hindi po na maiiwasan na merong tatamaan po ng sakit. No? At taon-taon po parang may mga bago po lumalabas ng mga sakit. Ganon nga. Kaya very challenging eh. Yung iba iisipin, ganong kadali lang ang pag-aalaga ng mga livestock, particularly ang pagbababoy. Hindi yon. Kaya nga, pinilit nating makuha itong isa sa mga expert sa pagbababoy, no? Para may paliwanag sa atin kung ano-ano ang dapat natin gawin para maging successful or ika nga ay ma-minimize ang mga mortality ng ating mga alaga. Kasi kung isipin mo, sayang po eh. Sayang yung pag-aalaga mo ng gaano katagal tapos tadapuan lang ng sakit, no? Sabi po nila may mga bitamina na kailangan natin ibigay sa mga baboy. So mamaya din po pag-uusapan din po natin yan. Pansamantala po muna kaming magbe-break. Magbabalik po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tulad po na napag-usapan namin kanina ni Doc Sossi, meron po kaming makakasama na isang eksperto sa gamot po para makatulong sa atin paano ba mapapangalagaan ang ating mga alagang baboy, paano sila mabibigyan ng tamang mga gamot, at ano ba yung African swine fever? Doc Sossi? Mahaba ang kung tatalakayin natin. Akala natin simple lang ang pag-aalaga ng baboy from pinanganak hanggang sa ma-market natin. Hindi lang pala ganun. Kaya minarapat natin na makakuha tayo ng masabi ko na isa sa mga sikat, pinakamahusay na veterinaryo. Kaya nga yan ay nag-work sa isang malaking kumpanya. At napakasimple ng taong ito, napakasimple. Sabi niya nga, huwag nang basahin yung resume niya at simplihan na lang. No? Pakilala ko na, Amy. Okay lang sa'yo? Opo, Doc. Excited na ako eh. Alam mo, siya ay naging isa sa mga 10 outstanding young men noong 2017. At alam mo ba kung bakit, Amy? Bakit, Doc? Siya, naglaro lang siya ng virus. Nag-isolate siya ng virus. Pagkatapos noon, nakita ng mga kumpanya ng mga bakuna na ito na yon. Ito na yung solusyon sa isa sa mga mabigat na sakit ng buong mundo. Amy, buong mundo. Kaya ganong katindi tong taong ito. Isipin mo yung nilaro-laro niya lang na virus ay maging gamot
sa isang pinakamatinding sakit na nagde-devastate ng swine production sa buong mundo. Kaya siya ay naging award din noong 2017. At hindi lang yan, napakabata na itong ating veterinaryong ito. Siya ay naging presidente ng Philippine Veterinary Medical Association. Iyan ang mother ng lahat ng mga veterinaryo dito sa atin sa Pilipinas. Hindi lang din yan. Alam mo ba na sa Philippine Veterinary Drug Association, yung mga drugs, wag yung hindi ko na hindi sila yung mga drug pusher, drug manufacturer. naging kwan din siya. Naging, hindi ko alam kung ilang term. Pero ganong katindi itong ating resource person ngayon. At nung during college niya, siya ay nag-graduate sa UP Los Baños. At hindi lang ordinary yung graduate. Gumraduate siya. Cum laude. Wow, alam mo, naman! To tell you frankly, iilan lang ang nag-cum laude, magna, alam ko, ewan ko kung mayroong nagsuma sa veterinary profession dahil napakahirap. Napakarami mong re-review at saka memorize it. No? At pagka-graduate niya, immediately, nag-masteral siya. Nag-masteral siya ng swine infectious diseases. At alam mo kung saan? Antinde, Fulbright University, Minnesota. Ganon niyang, pasensya na sa ating guest speaker, ganon niyang batang yan. Napakahusay. Kaya nga tawag ko sa kanya, Idol. Idol. Pakilala ko na, Amy. Sige, Dok. Ipakilala mo yung iba. Idol. Yeah. Ang idol ng bayan, ang idol ng industriya ng pagbababoy, lalo na tungkol sa mga sakit at lahat ng kaalaman. Walang iba kung hindi ang idol ko, ang idol ninyo. Wala kung ba kung hindi si Dr. Eugene Mende. Dok Eugene? Idol, natutunaw ako dito, pero... Hi, Doc Eugene! Hi, Amy. Alam mo, Amy, at magandang araw, maayong adlaw sa tanan. Karon nga, nagtanaw sa tuwa. Magandang araw, Doc Idol. Amy, natutunaw ako kasi una-una, ayoko ng ganito, parang may obituary. Pero dahil ang idol ko ang nagsabi nun, parang ang saya-saya ko. Ang tuwa ko, idol ng industriya, nagpakilala ng ganun sa akin. Grabe, Doc Eugene, ang daming achievement. Dagdag ko pa pala, Amy. Meron pa. Meron pa kami na isang grupo. Iilan lang yan, ha? Hindi ka pwedeng basta papasok, mag-a-apply. Kinukuha ka. Hindi, tsaka yung experience mo, hindi matatawaran. Kung hindi, etsepuera ka. Iilan lang kami dito sa buong Pilipinas, Idol, ano? 40 something lang. Pong Pilipinas na yan, ha? At isa yan si Idol Eugene. Alam mo, Amy, sa buhay, the best experience is being with them, mga wise and experienced people. Kaya excited ako ngayon kasi balanse eh. Si Doc Sosi, baka nakalimutan mo sa haba ng diskusyon ngayon yung sa agrikultura, ang favorite niyan ay baboy. At ang kaalaman talaga yan, tumanda yan sa pagbababoy. At ako naman, dun sa research naman, magandang talaga yan pagsamahin mo yung experience ng idol ko at saka yung research aspect naman. Magandang discussion to, Amy. Yeah. Oo nga po, excited na ako. Simulan na natin to, Doc. Sige nga, magtanong na tayo at marami tayong tatanong sa kanya. Bago ang lahat, Doc, curious ako eh, ano ba yung sakit na binigyan ng bakuna ni Doc Eugene? Actually, Amy, magandang tanong yan. In fact, every one or two decades, merong outbreak sa baboy ang dumadating eh, na talagang ikakagulat natin. At ang huling pinakamalaking devastating and economically damaging na outbreak sa Pilipinas ay yung porcine reproductive and respiratory syndrome. May mga PED in the middle, yung porcine epidemic diarrhea, pero iba pa rin talaga yung talagang malaki yung damage financially sa operasyon natin. Tsaka talagang binabago niya yung dynamics ng pag-intindi natin sa virus, Amy. Alam ni Doc yan at ng mga veterinaryo, dati kasi simple lang yung mga viruses eh, hag cholera, parvovirus, sudoribis, madaling gumawa ng bakuna. Tapos kapag binigay mo, madaling mag-respond yung immunity ng mga baboy. Nung dumating itong PRRS,
binago niya itong PRSAME, ito yung porcine reproductive and respiratory syndrome. Binago niya yung dynamics ng sakit. Biglang suddenly, mahirap nang gumawa ng bakuna. Biglang suddenly, pagka nandoon na yan sa population ng mga baboy, hindi lahat natatamaan. Merong mga super shedder, meron naman ding ayaw tamaan kahit magkalapit na, nagka-lips to lips na yung mga baboy, hindi pa na-infect. Nagbabago yung dynamics. At nung dumating ako niyan, kaya ako nag-aral niyan sa University of Minnesota, sabi nga ni Idol, kasi hindi na namin naiintindihan dito. So gusto ko siyang aralin. Unfortunately, napaka-advanced ng Amerika. Pagdating ko doon, ang problema naman nila, hindi na sila makagrow ng virus. Nagre-resistance din kasi yung virus, Amy. So yung sinasabi ni Doc Idol kayo na pinaglalaroan ko, kung paano pa kami makagrow ng virus na hindi na nag-grow dun sa mga lumang cell lines. So siguro dun sa, may kwento ako mamaya pero medyo mahabang konti. Sa kalaro-laro ko, napag-grow namin, yun yung na-patent namin at naging vaccine yun. Under the brand name of Selectigen, binenta yan sa South America at sa North America. Hindi nakarating yan sa Asia. So, yun ang naging patent ko na kinikwento ni Idol kanina. Amy, may tanong ko lang ha. Doc Eugene, Idol, saan mo ginawa yun? Nasa abroad ka o dito sa Pilipinas nung nilaro-laro mo yung virus na yan? Actually, Idol, sa University of Minnesota. Actually, ang kwento nito, Idol, masaya to. Mag-i-enjoy ka dito, Idol. Kasi, ano naman tayo mga Pilipino? Hindi naman tayo experience sa ganyan, di ba? Kahit naman tayo sa UP noon, wala naman kami experience ng pag-molecular grow or pag-cell line. Wala na akong alam kahit magpaipit noon eh. So, dinadaan ko lang sa pamamulitika yung mga tao doon. Ako di marunong mag-English, akong tagagawa ng kanilang mga outlines. Kasi, kailangan kong sumabay eh. Pero wala akong knowledge on RNA, yung mga pag-extract. So, para makasabay ako, Idol, akong gumagawa ng article nila, mga write-ups nila in English, kasi mga galing yung mga Chinese, mga galing yung mga Thai sa ano, pero weak sila sa communication. So, para turuan nila ako ng mga titering, ng growing, ako naman yung nag-overtime na tinuturuan kung paano mag-grow ng cell lines. One time, Idol, sobrang lamig ng Minnesota. Sa Minnesota to, Idol, negative 30 degrees. And I remember to Idol eh. February to Idol eh. So, one time, suddenly, di ba hirap na silang mag-grow? Alam naman natin na nagde-develop ng resistance din yung virus sa cell line. So, hirap na silang mag-grow. One afternoon, dahil nasa kapolitika ko sa mga classmates, nag-grow yung virus nila. Sila-sila lang yun. Kasi bago pa lang akong dating, sila-sila lang yun. Nung nag-grow yun, siguro naisip nila, oy, let's call the Filipino guy. Kasi kawawa yun, walang alam yun, siguro. Tinawag ako, Idol. So galing ako sa campus, dumating ako. Pagdating ko, ayun na sila, mga 20 plus sila, iba-ibang nationality yan sila, Amy. Pagdating ko doon, sabi nung professor kong Korean, this is the grown virus. This is the look of a virus, a first virus growing in the cell line. So sabi ko, pagtingin ko, Idol, eh, parang bibingka lang yan, Idol. Eh wala na akong alam before. So, Dr. Ju, si Dr. Hansu Ju, can I open the desk so that I could... Kaya wala, di ko ma-appreciate, Idol. Eh. Parang bibingka lang siya. Eh, yes, yes. Oo. So, binuksan ko yung Idol. Nung pagbukas nun, Idol, ang malas ba naman, Idol, sobrang lamig sa labas. Nasa ko na heated yung ano. Nahulog yung booger ko, Idol. Yung booger ko, yung aktong pagbukas ko dun sa cell line... Nagulog yung booger ko. So, tawanan ng 5 seconds. Pero after nagtawanan ng 5 seconds, Idol, galit na galit si Dr. Ju. Sabi niya, you contaminated the virus we've been trying to grow for so long. Pag hindi ka gagraduate, hanggat hindi mo mag-grow uli yan. So, alam mo ba, Idol? Sumulat ako sa Fulbright. I was a scholar of Fulbright then. Sabi ko, will I be the first Filipino to be deported back to the Philippines? Kasi napatay ko yung... Napatay ko yung 5 years pinaghirapan. So yun yung simula, Idol. Yun yung every disaster plan natin, Idol, is also an opportunity for... Also an opportunity. Kasi nang dahil dun, Idol, binigyan ako ng chance na i-grow yung uli. Kaya nung nag-grow yun, naging patent pa yun. Yan. Okay. Kaya... Nandiyan sa booger na nahulog, Idol. Grabe, unexpected talaga yun. yeah. So, Doc Eugene, marami bang gamot na o bakuna na kinakailangan ibigay sa mga animals natin sa livestock, particularly sa baboy? Pero doon sa
PRRS natin. Actually, Idol, doon ko na-appreciate sa Minnesota yung vaccinology kasi yung ang I was under the infectious disease program. And di ba, nung bagong graduate lang ako, Idol, isang year at kalahati lang ata ako nagtrabaho noon sa field. Tapos pumunta na kagad ako ng University of Minnesota. Wala akong idea. Hindi ako katulad ninyo na talaga nakababad sa Babuyan. So akala ko talaga noon, Idol, lahat ng bakuna effective. So kapag kami virus, bakuna, ganun. So nagbago yon kasi I was working in a infectious diseases and we were making vaccines for all the regions na under Minnesota state. Kami yung gumagawa ng autogenous vaccine, no? Okay. So we make specific vaccines for that. And doon ko na appreciate, Idol, na hindi naman pala lahat ng bakuna ay will give you enough protection. In fact, alam natin na may mga bakuna na talagang nakaka-improve lang nung clinical science. It doesn't really take away the virus, but just improve the clinical signs. May mga 5% lang, 10% lang. May mga iba naman na very effective, katulad ng parvovirus, no? Na talagang neutralizing immunity. Amy, yung talagang pag binigay mo, talagang neutralize siya talaga yung recovery. Talagang inatanggal na yung virus ng katawan. Pero may mga iba, Amy, na wala. So doon ko na-appreciate, Idol, yung kailan yung mga sakit na gagamitin mo lang ay antibiotics, kailan yung sakit na gamitin mo best ay vaccine, at kailan yung balanse and walang tatalo sa tamang management, tamang biosecurity and comfort ng mga bagay. May tanong ako, yung sa, halimbawa ako, backyard farming, farmer ako, or sa backyard lang ako nag-aalaga ng baboy, yung mga vitamins or supplement natin, punta naman tayo sa vitamins and supplement after ng mga ano-ano yung mga vitamins. Gano'n ba kadami yun? Halimbawa, kung meron akong biik pa lang. Well, actually, Amy, supplements lang to. Sabi mo nga, supplements. Kung maganda naman yung feeds na pinapakain mo, kung maganda naman yung environment na pinapakain mo, you actually don't need all this additional cost. Kinakailangan mo lang to pag critical, ang tawag natin dyan ay mga point breaks of infection. Yung mga binabantayan mong dyan, timing yung mga pagpasok ng sakit, katulad na lang ng halimbawa, yung edad na yung magsugat ka ng mga baboy. Okay, so bantayan mo yan. Yung magwawalay ka, yung ilalabas mo at gagalawin mo yung mga baboy, yung pagsasamahin mo sa panibagong kulungan, yun yung mga point breaks of infection. Yun yung mga babantayan mo na stress points yan. Kaya magsusupplement tayo ng mga vitamin. So, again, it's just a supplement. Hindi kailangan. But kung stress naman yung baboy, malaking factor. Yung mga B-complex natin, it's a basic para pampaganang kumain ng baboy. Yun naman sa mga breeders, yung mga ADE naman, ng mga vitamins, because it develops the hormone and the reproductive system. So, may mga specific na vitamins na naaayon depende sa edad at estado ng mga baboy. Magkaiba ba, Doc, pagka backyard saka commercial? Ah, pareho lang yun. Parehong baboy yun, Amy. Magkakaiba lang yan sa operasyon. Of course, may advantage ang backyard, may advantage din ang commercial. Ang advantage ng backyard, Amy, yung tender loving care. Yung talagang konting stress ng baboy. Kapansin kagad ng nanay, yun, anak ko! Gutom na yung anak ko! Diba? Ganyan. Sa backyard, Amy, kukonti lang sila. No? Lima lang sa bawat ano. So, walang masyadong naghahawaan nung mga sakit. Ang disadvantage naman sa backyard, Amy, kadalasan yung mga breed na ginagamit nila, dahil nga most of the backyard ay hindi talaga updated sa technology ng pagbababoy, na pag-iiwanan kadalasan sa breed, no? So pag hindi maganda yung breed mo, yung potential ng paglaki, yung potential ng pagparami ng anak, hindi yun nakukuha. Isa pang weakness sa backyard, yung housing program. Kasi alam mo na sa backyard, kung saan nandiyan bakante, di ba? Doon inaalagaan. So, yun naman ang advantage ng large farms. Yung large farms, kadalasan inalagaan ng mga veterinaryo, kagaya ni Doc Zosie, na alam yung siyensya na pag-alaga ng baboy. Tapos, yung housing system ay nabibigay yung comfort. Ngayon, may mga naka-aircon na, di ba, Amy? Nakita mo yung mga baboyan na naka-aircon na. So, 24 hours, walang fluctuation sa weather ang housing ng mga baboy. So, may advantage, may disadvantage. And you have to know the strengths and the weakness at paano mo siya punuan para hindi magkasakit yung mga baboy mo. Doc, yung
di ba, supplement natin, vitamins, ganyan. Sa pagkain, ano bang klaseng pagkain ang pwede natin ibigay sa mga baboy natin para lalo sila lumakas? Ako ngayon, no-no na yung pagpapakain ng kaning baboy, no? Yes. Sinamaan tayo ng ASF. Eh, mga wag na tayo magpakain ng kaning baboy. So, meron tayong mga either nagbimix tayo ng feeds or nagbibili tayo ng commercial na ready na feeds. Meron tayong mga finoformulate ng mga nutritionist. Depende yan, Amy, sa edad ng baboy. Depende yan sa, again, yung housing system ng baboy. At depende din yan sa yung stage ng baboy. May mga edad ng baboy na mas 45 dapat sa energy, lalo na yung mga palakihin na, may mga edad naman ng baboy na mas protein at amino acids ang kailangan, yung mga grow-ups, yung mga nagbibinata. At yung mga mas piglet naman, kailangan milky flavor naman, fortified based on lactose and the highly digestible material. So, dito na appreciate at natin yung mga role ng mga nutritionist, ng mga kasamahan colleagues natin, yung tamang pag-formulate ng feeds depende sa edad at status ng ating mga baboy. Dok, ito, punta tayo sa napapanahong balita ngayon. Itong African swine fever, ano ang epekto at paano ito nangyayari? Paano ito nakakahawa? Paano ito natatransmit sa ibang baboy? Yung bakuna para dito, meron na ba? At sasagutin mo yan sa pagbabalik natin. Okay. Diyan lamang po kayo magbabalik po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Doc Eugene, may hanging question ako kanina. Ito nga, tungkol to sa African swine fever. Ano po yung mga symptoms? And then, paano ba ito natatransmit? Tapos, may bakuna na ba tayo dito? Nako, loaded yung question mo. una, gusto ko lang sabihin kasi sa dami kasi ng seminars ko, marami pa nag-iisip na baka nakakahawa ito sa tao, no? So, tandaan natin na it is early 1900s infection sa pigs sa Africa. So, 1900s pa lang to, na-characterized na to na 1930, full characterized. Kumalat ito sa Europe noong 1960, na-eradicate nila doon. Through the years, wala pa talagang document or proof na ito ay nabubuhay sa other than pigs na animals, okay? Meron lang career nito, yung ating arthropod vectors, yung soft ticks na wala rin naman sa Pilipinas, na dumadapo sa kanila pero hindi sila nai-infect at kinakalat lang nila ito. So, again, safe ito sa tao in that sense na hindi ito nakaka-infect ng tao, kaya huwag matakot yung iba. Dumating ito 19 ulit sa Europe, 2007. Kaya matagal na ito, pero nagsimula tayong ma-alarm nung pumasok ito sa China, no? August of 2018. So, alam naman natin na pag nagbahing ang China, eh, lahat ng mundo nagkakasakit. So, yan ang naging problema kasi nung dumating ang China, it's just a matter of time na darating din sa Pilipinas. And so, talagang nung dumating ito sa China, talagang ito yung sinasabi natin ang talagang 80% ng backyard at 30% ng large farms ay posibleng talagang papatayin kapag hindi ka ready. Kasi ganito yung nangyari sa early outbreaks in China. So, dun sa tanong mong sintomas, nakita natin ito na si Doc ang makaka-explain para doon ito, yung mga magsimulang off-feeding, tapos after off-feeding, yung mga maglalagnat, and then dahan-dahan lalabas yung kanyang sintomas of, kasi really, it's a arbovirus. It thrives in the blood, in the endothelial cells, every cytoplasm of endothelial cells ng ating dugo, ng ating blood vessel. So, talagang septicemia, yung namumula yung mga balat ng Amy, kasi nga, puputok yung mga blood vessels. So, yan yung mga symptoms. And then, ang question mo na bakuna, yan ang inaantabayanan natin. Nag-usap na kami ni Idol kanina. Tatlo yung nide-develop ngayon, under development, na publicized. One is the one from China, yung Harbin Institute. Yun nga lang, medyo coming from China, medyo limitado yung information natin, but nauna sila in terms of publication sa stage 1.
I think nasa stage 3 na sila ngayon, pero wala tayong nakuhang documents. Just like any vaccine studies, tatlong stages yan. Yung stage 3, yun yung gagamitin na siya sa malakihang numero ng mga baboy in many areas para makita talaga yung dynamics niya sa population, yung safety, tsaka yung efficacy. Yung PIRBright, which nababasa rin natin sa newspaper natin, na gusto natin maging part nung trial na yun, naantay natin kung anong development nun. And yung sinasabi naman ng iba na yung sa US development na napaganda nung kanyang stage 2 trial results under small population ay napaganda ng safety efficacy, yun yung binigyan ng license yung mga commercial vaccine companies, at yun yung inaantay din natin na lalabas na for stage 3 trial. So we're looking at, Amy, tanong mo kailan, we're looking at sana in 2 years time or less than that, depende again to sa stage 3 trial. Kung maganda yung first 6 months results, baka mas mapabilis. And then I'm sure papabilisin ito ng mga regulatory officers natin para kung maganda yung results sa stage 3, eh makarating agad sa atin yung mga baboy. Doc Eugene, kung ako ay may baboyan, paano naman ako makakaiwas dito sa African Swine Fever? May paraan ba para makaiwas? Yan yung matagal natin kinampanya. Kasama natin si Idol Tsosi, kasi nga walang bakuna. So very important yung biosecurity at border control sa area. So wag talagang papasukin ito sa ating mga baboyan. Based sa experience natin, ang very common na ng leak nito sa ating mga baboyan ay yung very common yung pagpapakain. Our first case in Rodriguez Rizal ay napakain ito ng mga trimmings at cuttings na tinapon from the hotels. Yun yung likelihood chance na napakain sa mga baboy bilang lamaw, pasaw, or kaning baboy. So yan yung maraming links din dyan sa Cavite, ganun yung kwento. But majority of the kwento sa Pilipinas talaga ay yung nadadala talaga ng mechanical vectors, mga biyahero, Amy, yung mga hindi nag-disinfect sa mga sapatos, mga tsinelas. Kasi buhay siya sa dugo, Amy, in 104 days eh. Tapos buhay din siya sa tae, kung halimbawa tumae yung baboy mo sa truck mo, tapos yung intestinal cells where the virus also grows can be alive in the feces for 11 to 13 days. So kung natapakan mo yan o nadala ng behero yung dugo o yung tae na yan sa mga baboy, eh darating yung mga baboy kasi nga buhay in room temperature for 11 to 13 days. So, and then another naman ay yung mga ginagawang longganisa at ginagawang tusino kasi nga napaka-sturdy ng virus na ito, Amy. Bago siya mapatay, 30 minutes mas mainit for more than 70 degrees centigrade. So kung itusino mo lang, itapa mo lang, baka hindi namamatay yung virus. And so pag hindi mo naubos yung tapa mo o tusino mo, may buhay doon na virus kasi nga hindi masyadong luto. Tapos napakain yan as will feed sa mga baboy. And that's a lot of the causes kung bakit kumakalat yung ASF across population sa Pilipinas. Nata-transfer mo ba ito sa tao? Yun yung diniscuss ko yun na Amy na it only the receptor sites is only in the cytoplasm of pig cells. Pigs. So kung hindi ka naman baboy, mukha ka lang baboy or parang baboy, ay katamaan. No? Safe ka. Safe. Kasi hindi ka naman baboy. Para pala tong COVID, no, Doc? Yes, pero ang COVID kasi, Amy, ay napuprove din natin yan na kaya rin dalhin yan ng mga aso, ng mga pusa, ng mga lions, ng mga tigers. They can thrive. No, they get infected in these animals. Unlike talagang itong ASF na baboy lang talaga. Yung mga manok, yung mga baka natin, yung ibang mga hayop ay hindi na-infect nitong sakit na ito. Idol, Doc Eugene, sinasabi mo na merong magdadala, yung mga langgunisa pwera dyan, yung mga sapatos natin, yung mga gulong na mga sasakyan. Eh, paano natin kukontrol? Kung gusto, may farm ako, may backyard piggery ako, paano natin mapiprevent yun? Merong bang effective na disinfecta dyan o wala talaga? Actually, yun yung mga pinag-uusapan natin, Idol, lalo na yung parang after sa North Luzon ay kumalat siya sa South Luzon. No? Diba? Para bang hindi tayo natututo, di ba? So, may mga recommendation tayo. Number one, yung dapat centralized yung buying and selling natin. Kasi
dapat huwag makapasok yung mga behero at yung mga baboy naman natin ay huwag nating ibenta doon sa lugar. So dapat decentralized buying and selling positions tayo. Dapat ni-recommend natin idol yung mga ano, yung mga points for yung mga hubs for disinfection ng mga truck bago pumunta sa mga lugar natin. Dapat meron tayong mga ginagawa ng China nga. I was listening last night na meron silang mga stubs na pag nalinis, first level, tapos second level, may stub ka na naman. Para makita talaga na dumaan sa mainit na, na tubig yung truck mo, sa full disinfection and full drying bago makalusot yan sa another checkpoint point. So, ganun yung mga nirecommend natin, idol. Mahirap lang talaga i-execute sa atin. Depende sa point. May mga point na sabi, matigas ang ulo ng mga tao. Talagang lulusot at lulusot. Diba? May mga nagsasabi pa nga, idol, na talagang minsan nidala pa yung mga parang mga hari yung iba, so nakakapasok, may dala ng mga certificates, yung mga ganon. It's a lot of those things are difficult to control but not impossible. Gano'n ang alam ko, Luzon, ang Upper Luzon, o paano ba, nasaan na yung apektadong mga probinsya or region? Alam mo, idol, yung huli nating gather, kasama ka doon, tumulong ka para matingnan natin yung population law sa buong Pilipinas. Kasama yes. Doon yung mga tinamaan, tsaka yung mga nag-downsize, yung natakot. Eh nasa huli, as official and idol, eh nasa 25% na tayo of that. Nasa July 14 to, idol, 60% ay nanggagaling sa North Luzon. Pero ngayon, idol, ngayong nag-uusap-usap kami mga technical group, eh mahigit 30% na ito, idol, eh. Yung South Luzon, idol, ay umabot na ng 25% yung nawalang baboy in South Luzon. Uh-huh. From 6 to 7% nung huli na tayong nag-gather noong July. Ngayon, tingin namin, nasa 25 to 30% na ito. Kasi nga, sabi nga ni Amy kanina, kumakalat na ito ngayon sa Bicol region. Marami na kami mga towns na nakukuha yung results. Papasok na hanggang Albay. Tapos, in Quezon, halos, alam naman natin, sa report ng ating mga kasama, na talagang halos kalat na ito sa Quezon. Sa norte naman, ang ongoing ngayon sa report ay in Isabela, pumapasok na yan sa Quirino, and then of course, La Union last week. So, ito talaga yung sinasabi din, idol, na yung sinasabi pa lang sa China noon na it will infect 80% ng backyard. Mukhang hindi pa man tayo umabot doon, pero yun yung potential ng ASF. Mahirap siyang kontrolin kasi nga, yung challenge na, idol, is the weakness ng isang backyard operation, ng isang third country na dynamics. It's a social infection eh. Na hindi mo naman pwedeng sabihin na kung ito lang yung pera ni Mang Pido, Mang Pido, huwag mong ibenta niya, huwag mong katayin niya, di ba? Kasi minsan, ito lang yung pera niya. So, papasok doon yung dynamics ng social economic status ng mga kababayan natin. And so, talagang, yun yung weakness kung bakit in a third world country na populated by the backyard sector, talagang malaking challenge ang ASF. Dagdag ko lang doon, ano? Dahil marami ng tinamaan, lalo na yung mga kasamahan natin, mga magsasaka na may mga backyard, may naitulong ba ang gobyerno natin dyan at saka anong mga programa nila? Of course, alam naman natin na yung mga multinational, yung mga malalaki, semi-commercial, nagtulong-tulong yan. Pero ano ba ang naging suporta ng gobyerno sa atin? Well, ang sinasabi, well, idol, we work with the BAE. In fact, yung technical working group is also commissioned by BAE to support. Unfortunately, idol, lagi sinasabi naman ng ating bureau na kulang din yung funds na binibigay sa kanila. And also, they are also a staff bureau, so yes. Kulang din daw sila ng tao. So, I think with whatever resources that they have, ginagamit naman nila, pero ramdam naman natin na kulang talaga. And it could have been more. So doon na lang sa kakulangan, doon na lang kami tumutulong bilang tayo, idol, alam po ikaw, napakalaki ng talagang sakripisyong binigay mo for ASF. And so, hanggang doon na lang, idol, mahirap din naman tayong mag-blame game. At nangyari na. So, hopefully, sabi nga natin, sabi kanina, idol, nagsalita ako sa Visayas State University para doon sa ating PCSP na
roadshow, ang sabi nga natin eh, bawat outbreak dapat hindi natin nakakalimutan yung lessons. Kasi kadalasan pagkatapos ng outbreak, nakakalimutan natin eh. Na meron tayong weakness pagdating sa execution, meron tayong labanan ng LGU at ng national government in terms of pag-execute ng ating strategies. And so the best talaga ang makatulong sa atin, Idol, ay tayo lang din mga magbababoy. How we protect our farms, how we, when we come back, paano natin ayusin yung biosecurity ng ating mga farms. Kasi mahirap na umasa sa ibang tao, Idol. Kahit saan man siguro nila sa pagbababoy. May sinasabi sila, Doc Eugene, na nagbibigay pala ang gobyerno ng parang tulong pinansyal sa bawat ulo ng baboy na ikinokondem. At saka, bakit ba kinokondem? At saka, ano ba ang may sinasabi ko, mayroong mga protocols yan, ganong kalayo na, let's say, may tinamaan sa isang lugar, ikokondem ba? Bakit di maintindihan ng iba na pinapatay? Bakit pinapatay? Tsaka paano natin ililibingan? Paano natin i-dispose ba yung mga tinamaan na yan? Actually, Idol, dapat kasi, Idol, yung strategy natin na 1-7-10, yung 1 kilometer ay kailangan yun yung talagang kinukontain natin. So that means from the initial outbreak, yung within 1 kilometer, ay i-make sure natin na huwag kumalat. So i-contain yun. Yun yung para hindi ikalat, binabayaran yun ng gobyerno, konting share, hindi naman buong value ng baboy, para huwag talagang kumalat. And then yung 7 kilometers is an observation zone. Tapos yung 10 kilometers naman ay parte na rin yun ng extended second layer ng observation zone. Para dapat lang yun, Idol, sa initial case. Okay? Tandaan natin na para lang yun sa initial case, para lang hindi nga maprotektahan na kumalat. Pero kapag ka nag-fail na, Idol, yung initial case, dapat hindi na nasunod yung 1710. Kaya nagkaroon tayo ng zoning guideline. Yes. Kasi ngayon nga, Idol, aamin lang naman ito, no, within our sa grupo namin, hindi na ngayon kung ilan yung namatay eh. But ang bibilangin mo ngayon kung ilan na lang yung buhay eh. Sa dami ba naman nagugutom, Idol, di ba, sa pandemyang ito? At alam naman natin na safe yung karne. Sabi nga, ano nga ni Amy kanina, yung hindi naman nakaka-infect ng tao yung ASF. So baka amongst ourselves mag-iba na yung shift ng paradigm natin, Idol. Kasi sayang pagka hindi ka naman sigurado may tama, pero kailangan patayin yung baboy mo, di ba? Mm-hmm. So baka gusto nga namin nagbago na yung Idol. So again, the first strategy, Idol, yung 1710 ay para lang dapat yun sa unang initial case. Kapag dumami na yun, Idol, kaya nga ang next na strategy natin doon ay yung zoning na. Wala ka na dapat sinasayang na baboy, wala ka na dapat pinapatay. At ngayon nga yung ating sa mga farms ngayon ay yung nagte-test and cull na tayo, yung tooth extraction. Kasi alam natin, mabagal naman ang kalat nito. Mabilis pumasok, pero mabagal ang ikot sa loob. So kung alam mong negative pa yung ibang mga baboy at gusto mong i-save ka agad, i-save muna at ibenta muna. Kasi sayang kung ilibing lang din yon or patayin lang din natin. Sa kakulangan na ng baboy ngayon, alam mo ba, Idol, 25% na of the pigs, ang pork na nawala sa ating population. Saan din nahahanapin yun, Idol? Wala naman tayong mabibili din sa ibang countries kasi nga kulang din ng baboy. Sa China pa lang alone, binibili nila. So, kailangan, and ito yung in-influence namin sa mga leaders natin, Idol, na let's review the policies. Medyo bagal yung review o yung reaction at strategy natin. Naglalag tayo sa 1710 kahit nakalat-nakalat na yan. So parang wala na rin sumusunod, Idol. Yun nga ang pula ko din, ano? Parang dapat maging iba ang maging guidelines natin. At alam mo ba, na ngayon, dahil kami mga may meat shops din, ang mahal ngayon ng farm gate price, siguro dahil nga kukunti ang nakukuha ang baboy. At ang kagandahan lang, may baboy pa ang Visayas, Mindanao. Tama ba yun, Dr. Eugene? Yes, Idol. Our last bastion to protect is Visayas. And okay, also, laking tulong din ng mga leaders natin sa Mindanao na hindi ganun kabilis ang pagkalat ng initial
case natin sa Davao del Sur, mas nakukontain nila doon. And we really pray na ang dami natin natutunan, idol, dapat, no? Na natututo na tayo. In fact, sabi ko nakakatuwa kasi nababayanihan yung mga backyard racers doon. Kung hindi kayang pigilan ng gobyerno yung mga biyahero, sila nag-block sa highway nila at sa mga barangay para umabot yung mga biyahero. So, natututo rin tayo, idol, and hopefully as we learn from experience, eh, hindi na ganito kabilis ang pagkalat ng ASF from now on. Pero meron na, idol, Doc Eugene, merong nag-second wave, tama ba yun? Parang COVID. Tumaas, bumaba, tapos spike uli. How true is that? How true? Totoo yan, idol. Alam natin sa makasamahan natin Bulacan na feel nila yan. Yung natiran lang baboy, inawalop din ng second wave. Ganun din in many experience natin sa mga farms natin sa backyard. Yung, alam mo naman, tinamaan sila last year, nag-try bumalik ngayon, 95% nawala din, idol. So, again, because, one, may mga nagtatago pa rin talaga ng baboy. So, alam mo naman, idol, kasi ang isang outbreak ng baboy, kapag ka nandoon pa yung kanilang host na pwede pa silang mabuhay, eh, hindi yung mawawala in your area. So, kailangan mo ng walang baboy dyan para kusang mamatay, ma-desiccate yung virus. Kasi, wala siyang pupuntahan eh. 104 days lang siya pinakamatagal mabuhay sa lupa when there are blood there. So beyond 104 days, sabi nga ni John Carr, beyond 4 to 5 months, you can start evaluating. As long as wala talagang lahat ng baboy dyan, ay sabay-sabay mong tinanggal para wala ka ng host na natitira. Eh, unfortunately, hindi ganun, no? Kaya nga, ang strategy ni Idol ay recovery and repopulation. Okay. We were trying to tell the Bureau na i-cascade na yung protocol sa mga regions para the local government units can start evaluating and start surveying, tingnan yung mga regions kung saan pwede na, yung mga areas na pwede na magsimula kasi compliant na sila, nakapag-testing na sila, idol, nakapag-swab na sila kung in these sites, negative na ba talaga sa virus o di kaya nakagamit na sila ng mga sentinel na baboy, yes, in the regions para makita kung pwede na bang bumalik kasi kawawa naman yung mga kasamahan natin na bumalik tapos mamamatay lang din. So, nandoon na tayo stage ngayon na tutulungan naman tayong paintindihin, alamin kung paano pumasok yung ASF sa lugar natin in the first place at magpunta tayo doon. And then ngayon, evaluate natin kung patay na ba yung virus or wala na para we can start again. Very well said, Doc Eugene. Sabi nga, prevention is better than cure. Diba? Yes. So, malayo pa lang, dapat ano natin, border to border pa lang, di ba, Doc Sosie? Kaya, yes, tama yun. Yun ang inilalaban natin, Amy, eh. Na lahat ng dumadating, dapat may first border tayo na yan ay nasa batas yan. Ang nangyayari, papasok, mababayaran sa Bureau of Customs, no? So, nailalabas, dapat na-check muna yan. Sana laging gano'n. Kaya lahat ng sakit, meron tayo, eh. Opo. Kasi in-out eh, in-out. Ganun tayo ka-open. Doc Eugene, maraming salamat po sa... Uy, tapos na ba ako? Kapos na ba tayo? Kapos na naman tayo sa oras, ha? Doc Sosie, kulang tayo sa oras eh. Idol, gusto ko matuto sa'yo, idol. Dapat si ako naman mag-interview kay idol eh. Pwede ba ako naman magtanong kay idol, Sosie? Ang dami alam niya, nagtutumaril lang yan, nagtatanong sa akin eh. Parang nagtitisis ba, Doc Eugene? Para hindi ka makahindi sa amin. Gagawa pa tayo ng mga ibang episode. Pwede ka bang maimbitahan uli, Doc Eugene? For the service of the Filipino Idol. Yes. At basta sama ko, walang problema. Uh-huh. Amy? Ayan po. Nako, ang iksi ng oras natin, ang saya ng kwentuhan eh. Ang dami ko po natututunan, lalo na dito sa ASF na to. Sa mga manonood po natin, no, hindi ito yung first time na pag-uusapan na to. May mga kasunod pa po. Kaya antabay lang kayo dito sa aming programa. Doc Sosie, ang dami ko natutunan. Kayo po. Para sa mga viewer natin, ano, masasabi ko ngayon, pinag-usapan yung sakit. Huwag silang ma-discourage. Masabihan nga noon na nung wala pang loto, ang umaayaw ay hindi nagwawagi, di ba? So, pahinga-pahinga tayo. Yung iba sinasabi, mag-intay ng bakuna. Darating ang panahon, makababalik tayo dyan. At nagpapasalamat ako sa ating guest speaker na talagang pagdating sa sakit, pagdating sa mga biosecurity,
ay talagang gumaganap siya, tumutulong hindi lang sa isang lugar, kung hindi sa buong Pilipinas ang ginagawa niyang pagtulong sa atin. Sana paulakan ulit tayo at maraming salamat, Doc Idol Eugene. Hindi. Walang anuman, Idol, and also Amy, maraming salamat. Mag-agree na tayo. Yes okay. Po. Dito na po natin tatapusin ang programa. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.